Sa darating na araw ng Linggo ay ipagdiriwang ang Father's Day, kung saan muli na namang pararangalan ang lahat ng mga ama. Pero saan nga ba nagsimula ang Father's Day? Narito ang report. Taon-taon tuwing ikatlong linggo ng buwan ng Hunyo, tradisyonal na ipinagdiriwang sa Pilipinas ang Father's Day. Ito ay isang okasyon na nagbibigay parangal sa mga ama ng tahanan. Pero paano nga ba nagsimula ang pagdiriwang nito? Dito sa atin sa Pilipinas, walang nakatalang kasaysayan kung kailan ito nagsimula. Subalit sa Estados Unidos, si Mrs. Sonora Smart Dodd ng Washington ang siyang nagpasimula ng okasyon upang parangalan ang kanyang ama na si Mr. William Jackson Smart na isang Civil War veteran. Si Mr. Jackson ay nakapagpalaki ng 6 na anak bilang single parent. Naging inspirasyon ni Ginang Dodd ang ginawang pagsisikap ni Anna Jarvis sa pagtataguyod ng Mother's Day, kung kaya't naisip din niyang dapat din namang parangalan ang mga ama. Kaya naman, iprinoklama ni US President Lyndon Johnson ang third Sunday ng June bilang Father's Day noong taong 1966. Ginawa naman itong pista opisyal o official holiday ni US President Richard Nixon noong taong 1972. Dito sa Pilipinas, hindi naman ito official holiday, subalit ito ay ating pinagdiriwang para nga magbigay pugay sa mga tatay. Pero sa paanong paraan nga ba binibigyang parangal ng mga Pinoy ang kanilang mga ama? Siyempre po, i-treat mo na siya sa labas. Tapos siyempre, papasalamatan po siya sa lahat po ng mga sacrifices na ginawa niya po for the family. Siyempre po, una po, babatiin po muna siya ng Happy Father's Day. Tapos siyempre po, araw-araw pa po namin paparamdam sa kanya na love namin siya. Kasi lagi na lang siya nagtitreat every Sunday. So ako naman magtitreat sa kanya. Hindi naman kailangan na masyadong magastos ang pagbibigay pugay sa ating mga tatay. Mas mahalagang maipadama natin sa kanila ang ating pagmamahal. Hindi lang tuwing Father's Day, kundi sa bawat sandali ng kanilang buhay. Kaya naman sa ating mga ama, tatay, daddy, papa, tatang, papsi, o ano pa man ang tawag natin sa kanila, bago pa man dumating ang araw ng Linggo, hayaan niyong mauna na kaming bumati sa inyo ng Happy Father's Day. Ako ang inyong kaibigan, R. Vargas, para sa Newslight